Hello, Golden Jobbers! Welcome once again to my channel. This is your job, and welcome to my Golden Life. Good morning po sa lahat ng ating mga Golden Jobbers dyan saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. So before anything else, nais ko pong magbigay po tayo ng prayers or mag-alay po tayo ng prayers para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kasi nakikita ko po ngayon sa social media na napakarami pong mga sakuna ang nangyayari in different parts of the country, and it's so sad for me to see them na ganun ang nangyayari sa kanila. Although andito ako ngayon sa Taiwan, basically I'm safe kasi nga hindi naman namin naramdaman dito yung bagyo, walang hangin ngayon dito currently. Tapos medyo may pabugso-bugsong ulan at saka medyo maginaw din siya, pero hindi ganun katindi yung nararanasan namin compared to sa mga nakikita ko ngayon sa social media. By the way, meron na po tayong TikTok, and you can check me. I am Sir Job sa TikTok po. Yun po ang name ko and username ko pala. And you can check because I will be uploading there mga meaningful videos here in Taiwan, basically. Yan. So, ngayon, nag-video ako sa inyo because I want to share kung ano nga ba ang ganap ko every Sunday. Kasi sa weekend po, pinaka-favorite ko pong araw dito is Friday afternoon. Yung paglabas ko talaga by 5 p.m. Kasi alam ko na may 2 days akong rest. Okay? However, in reality po, ang pahinga ko lang talaga dyan is 1 day lang. Yung Saturday lang talaga, I call that one as my lazy day. Yung Saturday ko dito sa Taiwan. Because right after ko maglaba, kasi ang paglalaba lang po, medyo parang major thing na kailangan gawin, hindi pwedeng hindi gawin kasi wala akong susuotin. Remember po, ang aking sinusuot dito is paulit-ulit lang siya. Like, kung ano yung sinuot ko last week, yun din ang composition ng aking damit next week, pero babagubaguhin ko lang yung pang-upper ko. Kasi yung pang-lower ko po, Golden Jobbers, is talagang, I think 5 or 6 lang na slacks ang dala ko dito. Wala akong maong na pantalon. Lahat po ay slacks kasi para hindi ako mabigatan sa pagdala papunta dito sa Taiwan. So, ganun lang siya. And yung damit ko rin po, napakaliit lang po. Para, so, paulit-ulit lang talaga yan siya. So, baka ma-stress na yung mas janti ko na bakit ganun na lang parati ang aking damit. But, inaano ko naman siya. Combine ko yung color. Like, ito, nasuot ko ito nung Monday. So, next week, baka Wednesday ko na naman siya suotin. So, ganun lang, strategy. Pero baka mga next month, makabili na rin tayo ng ating panibagong damit. Yun lang, at least nakasurvive tayo sa isang buwan na ganun yung system natin. But going back, ano nga ba ang ginagawa ko every weekend? Sa weekend po kasi, yung Saturday ko, lazy day, which is pagkatapos ko maglaba, tapos maglinis dito, usually pinapackage ko yung aking basura pag Saturday. Okay, sometimes natatapon ko siya ng Saturday evening, pero kung hindi ko siya matapon sa evening ng Saturday, tinatapon ko siya sa evening ng Monday. Kasi wala pong hakot ng basura. Balik tayo. Kasi wala pong hakot ng basura dito sa amin pag Sunday and Wednesday. So, kung hindi ko siya matapon sa Saturday, ang itatapon ko siya sa Monday evening. So, same time pa rin naman. So, yun lang ang usual kong routine. And then, right after, wait, iinom muna ko ng tubig kasi iba ang aking, parang hindi tayo maka-deliver ng insakto. By the way, naka-on ang ating aircon. Less editing tayo sa ating video ngayon, Golden Jobbers, kasi pakita ko sa inyo yung mga natural, kasi edit ka ng edit para maging perfect ang video mo. Para saan, di ba? Kung pakikinggan nyo ang aking video, I'm sure may matututunan kayo sa mga bagay-bagay. Kasi dito po sa Taiwan, Golden Jobbers, pag-abot po ng Saturday, although mahirap ito para sa hindi sanay. Kaya lang kasi going back sa Philippines, ako talaga na person is hindi ako malakwatsa. Yeah. Yung konsepto na maglakwatsa tayo, minsan tinatamad akong mga ganyang bagay. So I'm always staying at home. Sa bahay, way back in Philippines, nagbabasa ako, nanonood ng YouTube, stay at home. Yun lang yung ginagawa ko talaga. Hindi ako lumalabas ng bahay. Lumalabas lang ako pag
kunwari papunta na ako ng school, okay, or magtatrabaho na ako, or I have to do something outside home, yan ang time na lalabas ako. But, kung hindi naman ganun ka-necessary, hindi talaga ako lumalabas. So basically, yun lang ang usual kong routine. After kong malinisan ang kwarto, teka, medyo inaano tayo, parang, alam mo yun, kasi kakagising mo pa lang, tapos wala ka bang, yan, may muta pa siguro, kakagising ko pa lang, tapos wala pa akong, hindi pa na-exercise yung ano mo, na yung speaking skills mo, ganun talaga, manghihina ka, parang hahabulin mo yung hangin. Okay, anyway, balik tayo, pag matapos ko ng malinisan ang kwarto, tapos nakapaglaba na rin tayo Golden Shoppers, pag naihang ko na yung mga damit ko doon, safe na yun siya, alam ko na after 2 days or pinaka-maximum na yung, I mean, pinaka-minimum yung 2 days, uga na talaga siya. Or maximum pala yung 2 days, uga na talaga siya. Parang tuyo na yung damit ko. So basically, yun lang ang routine ko. So right after that one, higa na lang ako ng higa. Like Facebook ng Facebook, YouTube, or kaano pa, kahapon gumawa tayo ng TikTok. So parang nainganyo ako na, matry ko nga yung TikTok. At maganda nga siya. So baka, abangan nyo yung mga other videos na gagawin ko na may i-upload ko rin sa aking TikTok and sa aking Facebook page. Okay, so sana po i-follow nyo po ang aking mga social media account. So, pag Sunday naman po, doon na tayo magsisimulang magkaw-kaw ng ating mga kailangang lessons. Okay, yung ating mga kailangang gawin for our discussion. So, ngayon, nung kikita nyo sa aking table, ayan, binubuksan ko siya kasi para at least makita ninyo. Ayan, ano ko lang yung aking cellphone. So, ganito na po ang mangyayari ngayon, Golden Shoppers. Ito na po yung kaganapan sa aking kwarto, yan. So, nakahanda na po ang ating computer kasi pag Sunday na po, parang ang expectation ko po dyan is kailangan matapos ko na yung aking PowerPoint or aking lesson. Yun talaga ang very important dito sa Taiwan. They don't need any paperworks. Wala ka lang gagawing paperworks dito. Discuss ko yun sa inyo sa mga susunod na video. But to give you overview, ang focus kasi dito sa Taiwan is only teaching talaga. Teaching. You prepare your lesson plan. I mean, your PowerPoint presentation and that's it. Yun lang po kasimple. So, handang-handa na ang ating laptop ngayon kasi I need mga ample time talaga to finish preparing my PPT. Mag-i-edit ako, use other mga template na available sa ating computer, tapos edit-edit ko ng ganun para tomorrow is atin siyang ma-deliver ng tama. Kasi po, Golden Shoppers, kung hindi nyo na ipatatanong, 11th hour talaga ako na person. I don't want to prepare kung malayo pa siya. Like, kung hindi ko alam kung bakit ganito yung design ng utak ko, pinipilit ko siyang maging advanced, pero hindi ko talaga kayang gawin. So, I'm always waiting for yung one day before, no, i-perform ko siya, or 2 days before ko siyang i-deliver, tsaka pa lang ako magka-busy na gawin ito, i-prepare ito. Kasi yung brain ko, puma-function siya well if yung time is ganun. No, parang yun na lang ang limitation sa ating time. So, I don't know why, pero sabi ko naman, effective naman siya, na nalalagpasan ko naman lahat ng mga challenges. So, there's nothing wrong pa rin. At least, na-perform natin yung pinaka-basic na kailangan i-perform. Okay? So, by the way, hindi pa ako nag-take ng breakfast. After this video, magluluto pa ako ng aking kakainin for the morning, and the time is 7:48 a.m. na po dito sa Taiwan, and I'm sure the same time lang po dyan sa Philippines. So magluluto pa ako, then right after, while cooking, maggagawan ako ng start sa aking lesson for tomorrow. So you just have to prepare a PowerPoint intended for 45 minutes. Yan ang gagamitin ko from Monday to Wednesday po, yan na talakayan. And magdi-design na naman po tayo ng another PowerPoint para naman po ito sa ating Friday class. Thursday and Friday class, but usually sa Friday class ako nag-shift ng another lesson or another mga activities or
anything na makakapag-improve sa kanilang speaking skills kasi yun po ang aking focus of coming here in Taiwan. That is my purpose to let them, you know, expose with English language. So basically, yan ang ating role dito. So yun lang po sa aking, sinishare ko lang po sa inyo kung ano yung weekend ko. May mga invitations na akong nare-receive pero hindi pa ako... parang hindi ko pa feel na gumala ngayon. Marami kayong makikita in the future na magandang tanawin dito sa Taiwan Golden Shoppers, pero I think mga after a month or 2 months pa yan kasi naghahanda pa talaga ako sa perfect moment kasi yung phone ko po talaga Golden Shoppers ay 2019 pa po ito, medyo hindi na po ganun kaganda yung quality ng kanyang, you know, yung kanang pag-capture ng isang area, so hindi ko muna siya gagawin as yung ituturo ko kayo sa mga places dito kasi nanghihinayang ako sa posible niyang ma-cover, so hinihintay ko pa lang na ma-prepare yung lahat ng bagay before we have to have that kind of video. Pero sooner or later, gagawin ko po yan para sa inyo. And abangan nyo rin po ang ating mga discussions about papaano ako nakarating dito, ang mga detalyado po, mga pamamaraan in order for you to get here, and how you are going to prepare yourself, especially yung perang dadalhin nyo dito, magkano nga ba dapat lahat. Yan ay i-discuss natin sa mga susunod kong video. But for today, I'm just sharing to you kung papaano ko... ini-enjoy ang aking weekend here in Taiwan. So, thankful na lang ako kasi ganun ang personality ko. I can still adjust. Though malungkot siya, pero still lumalaban tayo for some adjustments here in Taiwan. So, I think that would be all for today's video. Thank you so much, Golden Shoppers, for all of us watching. I hope that you will continue to watch all the videos that I already uploaded from my YouTube channel. See you once again for my next video. Bye-bye!